Kasi kuminsan pag nagpapayo ka, hindi naman ibig sabihin perfect ka o alam mo na o tama ang ginagawa mo eh. Kuminsan pag nagpapayo ka, yung sarili mo rin ang kausap mo. Parang preaching din. Hindi ka man nagpe-preach ka, ibig sabihin alam mo na o solved ka na or ayos ka na. Kuminsan sarili mo rin ang kinakausap mo, challenge din yun sa iyo, hindi lang sa listeners. Hindi mo pwede kasing i-preach yun lang pinapractice mo na. Kasi baka maging very limited yung preaching mo kung marami ka pang hindi na pagtatagumpayan sa buhay. Pag nagpe-preach ka kasi, for instance, when I preach from the Bible. I preach what the Bible says, not what my life does. It helps kung yung pinipreach mo, ganoon na rin ang nangyayari sa buhay mo. Pero paano kung halimbawa, depressed ka? Ibig sabihin, hindi ka na magpe-preach to counter depression. Hihintayin mo munang magtagumpay ka doon bago ka mag-preach. E paano kung ang tagal-tagal, hindi ka nakakapag-preach? So in those cases, you preach according to your reference. And in my case, I preach from the Bible. Kasi hindi naman ako nagpe-pretend na successful ako sa area na yun. In other words, I preach. Listener din ako. Hindi ako yung akala mo ako yung giver of the message. Ano lang ako? Messenger. Ang tunay na pinanggagalingan, ito yung source ko. God. Minsan ako rin yung tatamaan dapat. Ako rin yung audience niyan. Nasa treatment mo rin kasi yung nasa stance, nasa pagbibitaw mo ng salita kung parang pinapalabas mong ikaw, perfect ka, tama ka. Eh, matakot ka nga mag-fall dahil baka mamaya hindi mo mapagampanan. I am privileged to be conscious of that. Not to place expectations on me. Kasi hindi ko ginagawa yung sarili ko ang lesson. Kasi syempre, kahit anong sabihin mo, may matutuwa sa'yo at may hindi. Pero hindi ko para idikta ko anong gagawin niya sa buhok niya. At syempre rin finally, ang mag-iisip ko anong gusto niya. Kasi nandun na sa loob nila eh. Sa isip nila yung sasabihin mo. Kailangan lang merong kumalabit doon para maramdaman nila. Oo nga pala, meron akong ganun damdamin. Meron akong ganing concern din sa sarili ko. Yes, mahal ko rin yung sarili ko. But it takes somebody to remind them of that reality. May mga bagay na ang dali-dali mong sabihin sa iba itong gawin mo, pero sa sarili mo, hindi ganun kadali. Kasi kuminsan, pag nagpapayo ka, hindi naman ibig sabihin perfect ka o alam mo na o tama ang ginagawa mo eh. Kuminsan, pag nagpapayo ka, yung sarili mo rin ang kausap mo.